Dalawang sundalong kabilang sa mga naghahanap sa nawawalang Cessna 340 patay sa pananambang ng Communist Terrorist Group. Umano'y paghingi ng porsyento ng mga assets sa nasabat na droga bilang reward, sisilipin ng kamera. Sindikato ng ilegal na droga, suspect sa ambush kay Lanao del Sur Governor Mamintal Adiong. Mistaken identity, isa sa tinitingnang anggulo ng PNP. Pagbibigay ng malaking inflationary allowance kada empleyado, hindi kaya ayon sa NEDA. Mga bagon na may tagas na gagamitin sa LRT1 extension sa sailalim sa rectification process. Gagawing repair, aabuti ng 2024 ayon sa DOTR. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Hindi kakayanin ng gobyerno na mabigyan ng inflationary allowance ang lahat ng empleyado ng pamahalaan sa ilalim ng Executive Department. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, limitado lamang ang resources ng pamahalaan para dito. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hindi feasible na lahat naman ay bibigay pare-pareho yung treatment, no? Kasi as you know, our fiscal space is very, very limited. Nag-anunsyo kahapon ng Senado na tatanggap ng mas malaking inflation assistance ang kanilang mga empleyado. Ngunit hindi gaya ng sa Senado, walang aasahang ganitong insentibo ang iba pang empleyado ng pamahalaan sa ilalim ng Executive Department. Paliwanag ni National Economic and Development Authority Director General Secretary Arsenio Balisacan, walang sapat na budget ang ehekutibo upang gayahin na naging aksyon ng Senado na itaas sa 50,000 pesos ang one-time inflation assistance nito para sa kanilang mga kawani. Ang inflation assistance ay nagsisilbing tulong sa mga empleyado sa pagtaas ng mga bilihin. Ayon sa kalihim, ang ginagawang aksyon ng administrasyon ngayon ay tugunan ng nagiging dahilan sa pagbilis ng inflation rate. May ibinibigay rin anya na ayuda ang pamahalaan para sa mga sektor na pinaka-apektado ng inflation. Doon sa mga vulnerable talaga tayo nakafocus ngayon, kaya nga dinadalian namin yung mga issues constraining yung digitalization natin kasi yun ang makakatulong sa pag-ensure na yung mga limited assistance natin ay makakarating talaga sa mga dapat matulungan. Inaasahan naman ng NEDA na sa mga susunod na buwan ay babagal na ang inflation rate ng bansa. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 4th National Innovation Council meeting sa Malacañang. Tinalakay sa pulong ang implementasyon ng Philippine Innovation Act of 2019. Ayon sa NEDA Chief, mahalaga ang paglalatag ng polisiya ukol sa innovation sa pag-usad ng ekonomiya ng bansa. Ang talagang pinaka-enduring na source ng productivity growth, ng growth ng ekonomiya nila, ng ekonomiya is yung improvements in processes, in products, in services. Yun ay lahat manggagalingan sa innovation. Si Pangulong Marcos Jr. ang tumatayong National Innovation Council Chairperson at ang NEDA Secretary naman ang umuupong Vice Chairperson nito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng buhay na baka o anumang produkto nito mula sa The Netherlands. Napag-alaman ng DA na may kaso ng mad cow disease sa naturang bansa. Ayon sa kagawaran, posibleng magdulot ito ng panganib sa mga consumer dahil na rin sa isang variant ng sakit na nakahawa sa tao. Samantala, nagpatupad din ng pansamantalang pagbabawal sa pag-aangkat ng domestic at wild birds mula naman sa bansang Turkey. Ito naman ay dahil sa pagkakaroon ng mga kaso ng avian influenza o bird flu sa naturang bansa. Kasama sa mga hindi maaaring angkatin ay ang mga manok at produkto nito gaya ng karne, day-old chicks, itlog at maging similya. Plano ng Metro Manila Council na magsagawa ng bantay presyo sa mga palengke sa Metro Manila. Ito ay matapos mag-inspeksyon ng mga otoridad sa isang palengke sa San Juan City.
Dito, dalawang retailers ang nahuli na nagbebenta ng sibuyas sa mas mataas ang presyo kaysa sa suggested retail price ito. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Ang Department of Agriculture nga kanina, meron silang mga nasita na walang price tag. At ganoon din po, meron silang nasita na mas mahal lang kaunti yung imported onions. Na-issuean ng notice of violation ng Department of Agriculture ang dalawang vegetable retailer sa Agora Public Market sa San Juan City. Bunso dito ng pagbebenta, partikular na ng sibuyas na mas mataas ang presyo kaysa sa itinakdang suggested retail price ng kagawaran. Batay sa SRP ng DA, ang kada kilo ng lokal na pulang sibuyas ay 160 hanggang 300 pesos ang presyo, habang 125 naman ang imported. Ngunit isa sa mga tindera sa palengke ay nagbebenta ng imported red onions ng 140 pesos ang kada kilo. Paliwanag naman ng naturang retailer, binabawi lang nila ang kanilang lugi dahil ilan sa mga inangkat na sibuyas ay hindi maganda ang kalidad. Eh paano po namin bibenta ng mababa? Eh kung 850 ang kuha namin is 9 kilos, ang reject 3 kilos. Eh di lugi na po kami. Ayon sa DA, maaari naman itaas ang presyo ng produkto hanggang 10% mula sa SRP. Ngunit kung sobra, kailangan sila magpaliwanag sa adjudication team ng ahensya. Kung makita namin na 125, okay lang. Kung nakita namin 137.50, okay lang. Lumampas ka sa 137.50, eh kasi ano, 125 plus 10% eh. Kasi 10% is allowed under the Price Act. Bukod sa DA, pagbumultahin rin ng mga retailer batay sa ordinansa ng lokal na pamahalaan ng San Juan City mula sa 2,000 hanggang 5,000 piso. Upang maproteksyonan ng mga mamimili, bukod sa bantay presyo, binigyan din ng Department of Trade and Industry na dapat maglagay ang mga retailer ng price tag sa bawat produkto. We have reminded lahat po ng nagtitinda na yung requirement ng price tag ay requirement po ng batas. Hiling rin naman ang ilang mamimili ang paglalagay ng price tag sa mga paninda sa palengke. Para alam ng mamimili kung magkano yung bibili nila agad-agad para hindi hassle dun sa time. Hindi na siya magtatanong, magkano to, magkano ganyan. Protection din po yun para hindi mabudol. Target naman ng Metropolitan Manila Development Authority na pulungin ang mga alkalde upang bantayan ang iba pang mga palengke sa National Capital Region. Gagawin po ito sa lahat ng palengke sa buong Kalakang Maynila para po ma-monitor natin yung price. Makikipag-ugnayan po kami ni Mayor Zamora sa iba pa po naming kasamahan sa Metro Manila Council para po maikutan lahat ng palengke. Tiniyak naman ng DTI na makikipagtulungan sila sa mga regional office sa labas ng NCR para naman sa pagbabantay ng mga presyo sa mga palengke sa iba pang lugar sa bansa. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isa sa ilalim sa roof rectification process sa mga bagong bagon ng LRT Line 1 na natuklasan na may tagas ayon sa Department of Transportation. Ayon sa DOTR, posibleng abutin pa ng hanggang 2024 bago matapos ang pagkukumpuni sa mga ito na maaaring isabay na sa inaasahang pagbubukas ng proyekto. Ito ang balita ni JP Nunez. Pating out of 120, natuklas ang may tagas. Sa water tightness test, hindi pumasa, tumagas dito. Sinuspindi na ng Department of Transportation ang pagbabayad sa manufacturer kung saan binili ang 120 mga bagon ng tren na gagamitin para sa LRT Line 1 Cavite Extension. Ito'y matapos matuklasan na depektibo ang mga ito dahil sinasabing may tagas o water leak. Mula sa 12 billion pesos na budget para sa proyekto, nasa 6 billion pesos na rin ang naibayad ng Light Rail Manila Corporation sa manufacturer nito. Ayon kay Department of Transportation Undersecretary for Railway Cesar Chavez, dito na sa Pilipinas natuklasan na may tagas pala ang 80 mula sa higit 100 mga bagon na manufactured ng isang Spanish company. Nauna nang na-deliver ang mga biniling bagon ng LRT-1 sa panahon ni dating Transportation Secretary Arthur Tugade. Mayroon pang nasa 40 mga bagon ang hindi pa na-deliver sa Pilipinas.
Paliwanag ni Yusek Chavez, nagkaroon din ng pagkukulang sa panig ng pamahalaan dahil hindi nito nagawang personal na inspeksyonin ang mga biniling bagon sa mismong bansa kung saan ito ginagawa dahil sa COVID-19 travel restrictions na ipinatutupad noon. Itong 80 na ito ay prindlo sa panahon ng pandemic. Sa panahon na halos walang eroplanong lumilipad, sa panahon na halos kung may lumilipad, kukunti lang sumasakay, kasama na din yung mga taga-DOTR. At that time, we waived nila yung factory acceptance test. At para mapakinabangan pa rin at hindi naman masayang ang mga biniling bagon, pinagpapasa ng DOTR ang Spanish manufacturer nito ng roof rectification plan upang makumpuni dito sa Pilipinas. Pag nagawa na yung prototype dito na naayos na nila, yung design dadalhin sa Mexico para kung ano ang design dito para sa water tightness, yun din ang i-apply doon. So maghihintay dito. Inaasahan naman ng DOTR na matatapos ang pagsasaayos sa mga bagon sa taong 2024 na maaaring isabay na sa pagbubukas ng LRT1 extension. Ano ang target natin? 2024, tapos na lahat ito. At the time na mag-ooperate ang papunta ng Baclaran to Cavite, Baclaran to Paranaque, at least magagamit na natin ang mga bagon na ito. Sa ilalim ng LRT1 Cavite Extension Project, dudugtungan ng 8 istasyon ang LRT1 na aabot hanggang sa Bacoor, Cavite. Sa kasalukuyan, mayroon lamang 20 istasyon ang LRT1 mula Roosevelt Station sa Quezon City hanggang Baclaran Station sa Paranaque. Kapag naging operational na ang proyekto, inaasahang aabot sa 800,000 hanggang 1 milyon ang mga pasahero kada araw ang maseserbisyuhan ng railway system. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naharap ang mga supermarket sa United Kingdom sa kakulangan ng supply ng ilang prutas at gulay, kabilang na ang kamatis. Bunsod ito ng masamang panahon sa Europe at Africa. Ayon sa British Retail Consortium o BRC, apektado ang pag-ani ng matinding weather conditions. Sa mga nakalipas na araw, makikita sa social media ang mga larawan ng empty shelves sa supermarkets. Karamihan naman ng supply ng kamatis sa UK tuwing winter months ay galing sa Morocco at Southern Spain na kamakailan ay apektado ng mainit na panahon. Nagpapatuloy ang rescue efforts sa Sao Paulo region sa Brazil. Kasunod ito ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa kung saan hindi bababa sa 40 tao ang nasawi. Ito ang balita ni Dale De Castro. Patuloy sa paghahanap ng survivors ang daang emergency rescue workers sa Sao Paulo, Brazil. Ito ay matapos ang pinsalang idinulot ng matinding pagbaha at landslides kung saan nasa 40 tao ang namatay at daang residente ang nawalan ng tirahan. Bumisita si President Luis Inacio Lula da Silva sa lugar na lubhang naapektuhan ng kalamidad sa southeastern ng Sao Paulo. Partikular na sa São Sebastião City kung saan nagsagawa ito ng aerial inspection. Pinulong din ito ang mga local official. Ilang lugar naman ang isolated dahil naharangan ng gumuhong lupa ang mga kalsada. Pangako naman ng Brazilian President, tutulong ang federal government sa pagtatayo ng mga bagong bahay sa mas ligtas na lugar. Kasabay nito ang pangakong recovery sa mga pangunahing infrastructure facilities na nagtamo ng pinsala. Sanhi ang pagbaha na matinding buhos ng ulan sa nakalipas na weekend. Dahilan kaya maraming lunsod sa rehiyon ang nagkansila ng kanilang carnival festivities. Dale De Castro, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 2 bagong lindol ang tumama sa southern Turkey dahilan ng pagkamatay ng 6 na tao at pagkasugat ng kulang 300. 6.4 at 5.8 magnitude na lindol ang naramdaman sa southeast ng bansa malapit sa border sa Syria pasado alas 8 ng gabi, Lunes, February 20 local time. Sa rehiyon ding ito, unang tumama ang malalakas sa pagyanig noong February 6
kung saan mahigit 44,000 tao na ang namatay at libo-libong istruktura ang gumuho. Inabisuhan naman ng mga opisyal ang publiko na lumayo sa mga gusali. Kinumpirma na ng Civil Aviation Authority of the Philippines na ang natagpuang aircraft malapit sa bunganga ng Mayon Volcano ay ang nawawalang Cessna 340. Sa isang pahayag, sinabi ng CAAP na gumamit na ng high-resolution camera ang grupo upang makita ang lokasyon ng crash site na may elevation na 3,500 hanggang 4,000 feet. Hindi pa matukoy ang kondisyon o kalagayan ng mga crew at pasahero nito dahil hindi pa naabot ng search and rescue team ang eksaktong lokasyon ng crash site dahil sa masamang lagay ng panahon. Dalawang sundalo ang napatay sa ambush kahapon ng mga hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa isang barangay sa Kamali, Galbay. Ayon sa 9th Infantry Division ng Philippine Army, kabilang ang mga napaslang sa mga rescuer na Cessna 340. Ito ang balita ni Brian Baldarahe live. Brian, ano ang nangyari? Paano napatay itong dalawang sundalo na kabilang sana sa mga rescuers ng Cessna 340? Monica, ayon sa impormasyon, bumibili sana ng pagkain sa palengke itong dalawang sundalo para sa supply nila sa ginagawa nilang rescue operation dito nga sa mga sakay ng Cessna 340 nang tambangan ito ng mga hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG. Dakong alas 7 ng umaga kahapon, February 20, nang tambangan ng hindi pa nakikilalang limang armadong lalaki ang dalawang miyembro ng Philippine Army. Hinala ng mga otoridad, posibleng miyembro ng rebelding grupo ang may kagagawa ng insidente. Kinilala ang mga biktima na sina Private John Paul Adalim at Private Mark June Esico na parehas nagtamo ng matinding tama ng bala sa katawan na dahilan ng ikinasawi nito. Napag-alaman din, Monica, na ang dalawang sundalo ay kabilang sa mga rescuers ng Cessna 340 sa Barangay Kotmon sa bayan ng Kamalig, Albay. Mariing kinundi na, Monica, ng Armed Forces of the Philippines ang ginawang pananambang ng Communist Terrorist Group o CTG sa panahon sana na nagsasalba ng buhay ang mga kasundaluhan. Sa inilabas na pahayag ni Major General Adonis Bajau, Commander ng 9th Infantry Division at Joint Task Force Bicolandia, sinabi nitong desperado na ang mga makakaliwang grupo dahil sa sunod-sunod na matagumpay na operasyon sa Bicol ng AFP laban sa insurgensya. Kaugnay nito sa tweet ng isang Samuel Guerrero page, dito naglabas ng pahayag at ang pag-ako ng Santos Binamera Command hinggil sa matagumpay umanong operasyon nila sa Albay kaugnay sa pagpatay sa dalawang sundalong kabilang sa mga rescuers. Kasabay ng pag-igi rin ng panahon, Monica, sa probinsya ng Albay, nagpatuloy ang isinagawang aerial survey gamit ang air asset ng Philippine Navy na AW-109 kasabay ang ground search and rescue operation ng DRRMOs at local at provincial government. May ilang mga veterano ring mga mountaineers mula sa Federation of Mountaineers ang umakyat para tumulong sa paghahanap ng apat na sakay ng Cessna 340, subalit bigo pa rin mahanap ito ng mga otoridad. Monica. Mm-hmm. Brian, kumusta ngayon ang seguridad dyan sa Albay? Mas pinahigpit pa matapos ang insidente ito at hindi ba naapektuhan ang ginagawang search and rescue operation itong nangyaring insidente? Tama ka dyan, Monica. Ano, nagdagdag na ng mga tauhan ang mga kawani ng PNP at AFP dito sa mga isinasagawang operasyon sa paghahanap nga ng apat na sakay nitong Cessna 340. Bagamat mas madami na ngayon ang mga volunteers na dumating dito, pero hindi nagpabaya ang ating mga kapulisan at ang mga kasundaluhan upang magdagdag ngayon ng mga magbabantay din sa mga nagdadala, lalo na nung mga supply o yung mga pagkain dito sa ating mga rescuers, Monica. Maraming salamat, Brian Baldarahe, live na nag-uulat mula sa Legazpi, Albay. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng Philippine National Police sa pag-ambush kina Lanao del Sur Governor Mamintala Diong at Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Red Maranan, palalakasin nila ang preventive security measures gaya ng pagsagawa ng checkpoints,
at panghuhuli sa mga nagmamay-ari ng firearms. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Initially, ang sabi doon, pag-alis ng tropa nung successful na yung marijuana eradication, lahat ng, ang sabi ng, sa, ng mga suspects, lahat ng dadaan dito na PNP personnel, hindi makakaligtas. Yun ang word nila doon sa area. Kilala na ng Philippine National Police ang mga suspects sa pag-ambush sa grupo ni Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. noong Biyernes. Ayon kay Lanao del Sur Provincial Police Office Director, Police Colonel Robert Dakulan, mga sindikato ng illegal na droga ang mga suspect. Nagalit umano ang mga ito dahil sa ginawang operasyon ng mga pulis laban sa illegal na droga sa lugar. Base dito sa documents namin, ay itong mga suspect ay drug personalities. During the morning of the ambush kasi, nag-operate yung tropa natin dun sa area mismo. It's just about 200 meters. Sa mga drug personalities, mga wara, at saka sa mga marijuana cultivators. Sinabi pa ni Colonel Dakulan na posibleng napagkamala ng mga suspect na pulis ang nasa loob ng sasakyan ni Governor Adyong. During the afternoon, yun nga, dumaan yung mobile natin na isa, followed by yung mga escort ni Go. Ang ibig nyo sabihin, sir, parang mistaken identity lamang itong pagkaka-ambos sa grupo ni Governor? Tama po ba, sir? So far, sir, parang yun ang lead sa ongoing investigation nila. Samantala, sinabi din ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na bukod sa politika, mayroon pa silang ibang motibong tinitingnan sa pamamasnang kay Vice Mayor Romel Alameda. As to the motive, we are still determining whether it's a political, it's a business rivalry or a personal issues. Bagamat well-accounted ang mga pulis sa Region 2 noong na-ambush ang BC Alcalde, kasama pa rin sa iniimbestigahan ng PNP ay kung bakit naka-uniforme ng pulis ang mga suspect. Kaugnay ng magkasunod na ambush, palalakas din naman ang Philippine National Police ang kanilang preventive security measures laban sa krimen. Maglatag tayo ng mga checkpoint, patuloy ang ating mga pag-implement ng mga warrants of arrest, yung ating search warrants sa mga loose firearms, lalo-lalo na po yung ating highway patrol. Paitingin po yung anti-carnapping operation, yung panghuhuli ng mga sasakyan na gumagamit po ng mga illegal transfer na plates at yung mga peking plaka po. Nanawagan din ng PNP ng tulong mula sa publiko na agad na ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling may mapansing armadong grupo sa kani-kanilang lugar. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaayos na ng Department of Justice ang mga panuntunan sa case build-up. Kabilang na rito ang pangangalap ng mga ebidensya para sa pagsasampa ng kaso. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, magkasama-sama na ang mga pulis at piskal sa pagtatrabaho. Tinitingnan ng DOJ hindi lamang probable cause na batayan para kasuhan ng isang tao, kundi masiguro na magkakaroon ng conviction o hatol sa huli. Kaya nga, itong antas ng pagtingin sa probable cause at sa reasonable certainty of conviction, yan ang aming nilalagay ngayon upang mas malakas ang pag-aasa na ang prosecution ay maging epektibo. Na pag dumating ang panahon na ang tao ay dinimando ng prosecution, ay malamang-lamang ma-convict ang tao. Isang kautusan ang inilabas ng Department of Justice upang magtakda na mas mababang piyansa para sa mga mahihirap na mga akusado. Sa ilalim nito, dapat ay hindi hihigit sa 10,000 piso ang irerekomendang piyansa ng piskal kung akusado ay indigent o mahirap. Pero ayon sa DOJ, hindi nito sakop ang mga may mabibigat na kaso. Ito ang balita ni Dante Amento. Yung mga talagang hirap sa buhay,
na hindi naman makapagpiyansa, binabaan natin ang perang kailangan bayaran para makapiyansa ang mga nasasakdal sa mga kaso. Sa bagong circular na inilabas ng Department of Justice, ipinag-utos ng kagawaran sa mga piskal na dapat ikonsidera ang pinansyal na kapasidad ng isang akusado sa pagre-rekomenda ng bail o piyansa. Ginawa ng DOJ na 10,000 piso lamang ang pinakamataas na piyansa kapag indigent o mahirap. Sakop nito ang lahat ng may kasong ini-inquest at nasa preliminary investigation. Sa umpisa ng inquest o preliminary investigation, dapat alamin ng piskal ang kakayahang pinansyal ng respondent. Nakasaad sa circular ng DOJ na 50% o kalahati lang ng bail bond, alinsunod sa 2018 bail bond guide ang irerekomenda at dapat hindi lalagpas sa 10,000 pesos. Halimbawa, kung ang kalahati ng bail bond ay 15,000 pesos, dapat ang bayaran ay 10,000 pesos lamang. Ang gusto lang natin ay maging patas ang batas sa mata ng maging patas ang lahat ng tao sa mata ng batas. At kaya yung mga hindi na kaya magpiyansa ay makapagpiyansa rin. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, bukod sa social justice at abot kayang hustisya para sa lahat, makatutulong din ang hakbang na ito para mapaluwag ang mga kulungan sa bansa. Tingnan natin ang laman ng ating mga piitan, ng ating mga kulungan. Marami kasi dito talaga ay kulang lang talaga sa pantustos, no? At kaya nga lahat ito ginagawa natin upang maayos natin ang sistema ng hustisya. Subalit paglilinaw ng DOJ, hindi lahat ng kaso ay sakop ng kanilang bagong kautusan. Hindi kasama rito ang non-bailable offenses o ang mga mabibigat na kaso na may kaukulang parusa ng hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Kabilang na dyan ang mga nakasuhan ng rape at murder. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Education ang ulat na pagbebenta ng mga laptop na pagmamayari ng kagawaran sa isang surplus shop sa Cebu. Ayon sa DepEd, nakikipag-ugnayan na sila sa mga law enforcement agency upang mahuli ang nasa likod nito. Samantala, inihahanda na rin ng DepEd ang kasong isasampa laban sa isa nilang empleyado na sangkot naman sa umano'y position sales scam kapalit ang malaking halaga ng pera. Ito ang balita ni Janice Enjente. Tayo po ay nakikipag-ugnayan na talaga sa law enforcement agencies concerned para po matukoy natin kung sino po talaga yung mga perpetrators at mahuli na po yung mga nagbebenta talaga ng mga laptops that are actually DepEd property. Inaalam na ng Department of Education kung sino-sino ang mga nasa likod ng mga laptop na naibenta sa isang surplus shop sa Cebu. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng DepEd kahapon, kinumpirma nito ang kanilang natuklasan na umano'y ginagawang pagbebenta sa mga laptop na pagmamayari ng kagawaran. Ayon kay DepEd spokesperson attorney Michael Poa, ang mga naturang laptop ay binili ng DepEd para sa computerization program ng departamento. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na sila sa mga law enforcement agency para mahuli ang mga sangkot sa illegal na gawain na ito sa mga property ng DepEd. Ongoing yung ating investigation, so hindi natin maitukoy dahil ito naman po ay hindi galing sa ating inventory, no? Ito po ay dapat na-deliver sa ating mga schools, so hindi pa po natin matukoy sa ngayon. But kaya po tayo nakikipag-coordinate sa law enforcement agencies para po matukoy na talaga kung ilan at kung sino ang nagbebenta. Muli namang nagpaalala ang Department of Education sa mga tauhan nito na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga gamit na pagmamayari ng kagawaran dahil pondo ng pamahalaan ang ginamit para rito. Siyempre po, paggamit siya ng DepEd, they have to be used for official purposes lang po. So talaga pong taliwas at hindi po pwedeng binibenta yan sa publiko. Samantala, pinatawan na ng preventive suspension ng DepEd ang isa sa kanilang empleyado na sangkot sa umano'y position for sales scam. Ito yung nag-aalok ng posisyon sa pamahalaan kapalit ng malaking halaga ng pera. Ayon kay Attorney Poa, inihahanda na nila ang administrative charges na ipapataw sa nasabing DepEd employee na nagngangalang Maricon. Naka-relate lang po siya doon sa appointment scam, pero hindi naman po appointment scam yung sa ating DepEd employee. May preventive suspension na po tayo na in-issue laban doon sa empleyado. Depende po kasi sa assessment, no? But there are various charges po kasi filed against the employee na kasi iba-iba po yung mga acts na nagawa. We also have to afford due process din naman.
Sa ngayon, ongoing na ang isinasagawang investigasyon laban sa nasabing empleyado. Nanawagan din ang ahensya sa mga nakatransaksyon ni Maricon na magsalita at magbigay ng dagdag pang impormasyon para sa ikauusad ng kaso. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako si US President Joe Biden ng $500 million na halaga ng bagong military aid sa Ukraine. Ginawa nito ang commitment ng sorpresa itong bumisita kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Kyiv. Ito ang balita ni Kat Dumaraos. Sikretong bumiyahe si US President Joe Biden patungong Kyiv, Ukraine araw ng Lunes, February 20, 2023. Kaakibat nito ang pangakong $500 million o 27.5 billion pesos na halaga ng bagong armed deliveries at patuloy na suporta ng Amerika. Nakapaloob dito ang artillery ammunition, howitzers at javelin anti-tank missiles. Ginawa ang pagbisita ilang araw bago ang nakatakdang pagsapit ng ika-isang taon mula nang ilunsad ng Russia ang pag-atake sa Ukraine. Kauna-unahang pagbisita rin ito ng isang US president sa bansa simula taong 2008. Pangako ng presidente, mananatili itong kasangga ng Ukraine. Samantala, hindi pangkaraniwan ang ginawang paglilingid sa pagbisita sa Kyiv ng American Chief Executive. Madaling araw ng Linggo, February 19, nang umalis ito sa Washington sa pamamagitan ng eroplano at lumapag sa Poland ng gabi. Inihatid ito sa train platform at agad na sumakay para sa 10-hour overnight service sa Kyiv. Ayon kay National Security Advisor Jake Sullivan, ipinalam ng Washington sa Russia ang biyahe ilang oras bago ang kanyang departure para sa deconfliction purposes. Kinilala naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pagbisita ni President Biden bilang pangunahing senyales ng suporta. Isa ang Amerika sa pinakamalaking kaalyado ng Ukraine at nasa $24.9 billion na halaga na ng military assistance ang naikomit ng Washington sa Kyiv batay sa US State Department. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang public comment ang Kremlin kaugnay ng sorpresang pagbisita ni US President Joe Biden sa Ukraine araw ng Lunes, February 20, 2023. Subalit ayon kay Rebecca Koffler, isang Russian expert, hindi ito naniniwalang makaka-impluwensya sa talumpati ng Russian President ang pagbisita ni President Biden sa Ukraine. Inaasahan namang maglulunsad ng panibagong opensiba ang Russia sa Ukraine sa mga susunod na linggo. Isang bagong reward scheme ang ibinunyag ng hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagdinig ng kamara kanina. Patungkol ito sa mga asset o informant na nag-aalok umano ng tulong sa anti-illegal drugs operation, hindi para makakuha ng reward money. Ang pabuyang hinihingi umano ng mga ito ay mabigyan sila ng parte sa mga ilegal na droga na makukumpiska sa mga operasyon. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Ang sistema, sir, I do not have to spend anything. They will do all the work, but they are asking 30% of the actual seizures as their payment. Tinalakay ng House Committee on Dangerous Drugs ang isang panukalang batas para sa agarang pagsira ng mga nakumpiskang ilegal na droga. Layo ng House Bill Number 7094 na masolusyonan ang umano'y recycling o pagbebenta ulit ng mga nakumpiskang ilegal na droga. Sa ilalim ng panukalang batas, ang mga nakumpiska, isinuko, plant sources at mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng ilegal na droga ay agad na sisirain sa loob ng 24 oras matapos mailabas ang certification ng Forensic Laboratory Examination Results. Ngunit sa gitna ng talakayan ng mga mambabatas at mga ahensya ng gobyerno, naungkat ang isang reward scheme sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon kay PDEA Director General Moro Virgilio Lazo, may mga informant umano na nag-aalok ng tulong kapalit ang ilang prosyento ng mauungkat na droga. I outrightly told them that as far as my administration is concerned, we are only to give them the monetary value through our reward system.
Sa ilalim ng reward system ng PIDEA, maaaring makakuha ang isang informant ng 2 milyong piso kapalit ng pagtulong nila sa anumang drug operation. Iginiit din ni Director General Lazo na hindi sila sumasang-ayon sa sistemang droga ang ipinambabayad sa mga informant. Inuulat din ng opisyal na wala pang parusa na ibinibigay sa nag-alok na informant. Ikinabahala naman ng mga mambabatas ang naging pahayag ng PIDEA Chief. Kaya hindi matapos-tapos siguro yung recycling, it's because the assets who give information to drug lords, arrest drug lords and sellers are being rewarded not of monetary value but of items that are seized or apprehended. Ito yung shabu. So ang nire-reward sa kanila, 30% na shabu binabalik. So of course, the assets will now sell it back to the streets. Magsasagawa ng investigasyon ng komite upang kumpirmahin ang impormasyong inilahad ng PIDEA tungkol sa nasabing 30% scheme. Aileen Cerulo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, nilinaw ni Vince Dison, dating kasama sa National Task Force Against COVID-19, na walang kapalit ang mga donasyong bakuna na natanggap ng Pilipinas. Ito ay matapos questionin ni Senator Francis Tolentino sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung bakit tila marami ang biniling bakuna ng Pilipinas sa mga bansang nag-donate ng COVID-19 vaccines. Sa aking pong pagkakalam, wala pong anumang kondisyon o strings attached ang pagdonate ng mga bansa tulad ng China at tulad na rin ng mga ibang bansa na tumulong sa atin po na nag-donate, I think, Australia nag-donate din po, ang Amerika nag-donate din po. Iginit din ni Dison na mahigpit na sinunod ng nakaraang administrasyon ang first-in, first-out deployment ng mga bakuna kontra COVID-19. Ito'y kahit pa 44 million doses ng COVID-19 vaccines ang nasayang at hindi na nagamit. Sa kasalukuyan, nasa 15 million doses pa ng COVID-19 vaccines ang nasa storage ng gobyerno. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na walang mapapabayaan sa mga karagatang sakop ng exclusive economic zone ng bansa. Ito ang binigyan diin ng ahensya sa okasyon ng pagkilala at pagbibigay parangal sa mga tauhan ng PCG na nagbabantay sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. That the Coast Guard is now in the front line of our government in asserting the sovereign rights of our country in the West Philippine Sea. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na patuloy nilang babantayan ang mga karagatang sakop ng ating bansa. Ito ang binigyang diin ni PCG Commandant Coast Guard Admiral Artemio Abu sa kanyang talumpati sa pagtitipon ng mga tauhan ng PCG sa Puerto Princesa kanina. Ginawa ni Abu ang pahayag sa gitna ng pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea at mga napapaulat na insidente ng panghaharas hindi lamang sa mga mangingisda kundi sa mga tauhan ng PCG. Kanina, tumanggap ng Coast Guard Bronze Cross Medal ang 131 crew ng BRP Teresa Magbanwa at BRP Malapascua dahil sa pagbabantay nito sa West Philippine Sea. Kinilala ang pagsisikap ng mga ito na mapanatili ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda at sa pagsusulong ng maritime security sa lugar. Ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Malapascua ang dalawang sasakyang pandagat ng PCG na pangunahing nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Today, we are here to recognize the valiant efforts of the men and women of the Philippine Coast Guard, who have displayed exceptional courage and stern determination to defend our country and its people. Hinikayat naman ni Admiral Abu ang ating mga kababayang mangingisda na huwag matakot pumalaot sa West Philippine Sea. Aniya, mas marami ang puwersa ng PCG sa Palawan upang magbigay gabay sa mga mangingisda. Nothing would prevent our fishermen from venturing at sea. And their Coast Guard, our Coast Guard will always be here to defend and protect our fishermen. Sa nandun lang tayo, nandiyan kami para alalayan, gabayan ng ating mga mangingisda, mga kababayan natin.
Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng ilang transport group na magtayo ng isang planta dito sa o na magiging pagawaan ng mga tradisyonal na jeepney, pero may makabagong disenyo na angkop sa mga specification ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program na itinatakda ng pamahalaan. Ayon sa isang transport group, dapat pa rin mapanatili ang orihinal na disenyo ng mga tradisyonal na jeep dahil sumasalamin ito sa ating kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang nakasulat sa tagiliran ay modernized jeep. Ikaw nang mag-isip, sino bang niloloko mo, nililinlang mo? Kapwa mo Pilipino dahil sabi mo modernized jeep, hindi naman jeep. Naniniwala ang transport group na Liga ng mga Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTAP na mabubura ang imahe ng mga tradisyonal na jeep na matagal nang nakasanayan ng mga Pilipino sa oras na maging ganap na ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Ayon sa presidente ng grupo na si Orlando Marquez, minibus na kasi ang itsura ng modernong jeep na ipapalit ng gobyerno na malayong malayo sa orihinal na disenyo ng mga tradisyonal na jeep. Giit ng transport group, dapat pa ring panatilihin ang mukha ng tradisyonal na jeep sa kabila ng PUV Modernization Program na isinusulong ng gobyerno. Kaugnay nito, plano ng LTAP at iba pang mga transport groups na magpatayo ng isang planta para sa local manufacturing ng mga tradisyonal na jeep na compliant sa specifications ng PUV Modernization Program. Ipinakita ni Ginoong Marquez sa UNTV News ang itsura ng mga jeep na plano nilang gawin sa itatayong planta sa Batangas. Kumpara sa mga kasalukuyang traditional jeepney, mas mataas ang bubong nito kung saan makakatayo ang mga pasahero. Nasa gilid na rin ang pintuan, mas madami ang seating capacity at air-conditioned na. Plano rin itong kabitan ng makina na gumagamit ng biogas para maging environmental friendly. Yung mga industriya ng mga manggagawang Pilipino sa jeep, dapat buhayin natin. Nais din ng mga transport group na pababain ang presyo ng mga gagawing makabagong jeep sa Pilipinas. Nauna nang idinaing ng ibang transport group ang lubhang mataas na presyo ng modernized jeepney. Kaya't marami sa mga operator ang hindi nakakapag-comply sa modernization program. Bababa tayo dun sa class 3 sa kasalukuyan na presyo nila na 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, depende sa accessory, maibaba niya ng almost 200,000 to 300,000. So, di napakalaking bagay, di ba? Ayon kay Orlando Marquez, target nilang makapagpresenta ng 10 prototype unit ng mga gagawing jeep sa Department of Transportation at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Mayo ngayong taon. Samantala, kung ang ating mga kababayang Pilipino naman ang tatanungin, naniniwala pa rin ang mga ito na dapat pa rin panatilihin ang orihinal na disenyo ng mga jeep sa kabila ng isinusulong na modernization program. Yun ang tatak ng Pinoy, yung jeep na yun. So, kailangan, nandun pa rin yung tatak Pinoy na hindi siya kailangan ibahin na sobrang modern tapos nawala na yung pagiging Pinoy. Dapat yan ang suportahan natin kung anong kinamulat ng ating nilikha ng Pinoy. Yun ang i-develop na pwede na, instead na ito ang ibigay nila mga minibus, bakit hindi na lang yung jeep ang i-develop? At tayong mga Pinoy, kilala rin po tayo sa paggamit ng jeep niya. No? Isa po sa tradisyon natin yan. So mahalaga po na ma-preserve yung tsura. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalataga ng 3,000 solar panels ang bubungan ng Kapitolyo ng Bulacan at iba pang gusali na pagbayari ng pamahalang panlalawigan para makatipid sa malaking bayarin sa kuryente. Ayon kay Engineer Randy Po, Division Head ng Provincial Planning and Development Office o PPDO, umaabot sa 44 million pesos kada buwan ang binabayarang bill ng Kapitolyo. Inaasahang 60% nito o 26.4 million pesos ang kanilang matitipid kapag naikabit na ang mga solar panel.
Bukas ang naturang proyekto sa pamumuhunan ng pribadong sektor na bibigyan ng karapatang pangangasiwa at o karapatang pangangasiwa at patakbuhin ang buong sistema sa loob ng 15 taon. Target ng pamahalaang panlalawigan na maging operation o operational ang solar power system sa susunod na taon. Mamamahagi ng tig 15,000 pisong bonus ang Cebu City sa mga empleyado nito. 2 kilo naman ng marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 3,000,000 piso ang nasabat ng mga otoridad sa Subic Bay Freeport. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Makatatanggap ng tig 15,000 pisong bonus sa mga casual and regular employees na nagtatrabaho sa Cebu City Hall. Ayon kay Cebu City Mayor Michael Rama, ito ay bilang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa serbisyo ng mga nagtatrabaho sa lungsod kasabay sa pagdiriwang ng charter anniversary ng Cebu City sa Biyernes. 50,000 pisong bonus sana ang planong ibigay sa mga empleyado, ngunit dahil sa kakapusan ng pondo ay ginawa na lamang itong 15,000 pesos. Kining bonus, dili ni primarily, pero mayo ka, awardi ka, punctuality na ka, appeal ka, loyalty ka, self-ship ka. Umama na mga loyalty, you deserve the bonus. Wala pang eksaktong petsa kung kailan ibibigay ang charter anniversary bonus pero asahan na ito ng mga employee ngayong taon. Noong nakaraang taon, tumanggap rin ng tig 10,000 piso ang lahat ng Cebu City Hall employee. Mahigit 2 kilo ng high-grade marijuana mula Canada ang nasabat ng mga otoridad sa isinagawang controlled delivery operation sa Crown Peak Gardens sa Subic Bay Freeport Zone alas 5 ng hapon kahapon. Nagkakahalaga ang marijuana ng 3.7 million pesos. Ayon sa Pedeya Zambales, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa kanilang foreign counterparts ukol dito. Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o pag-import ng mga ipinagbabawal na droga ang suspect. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang kasunduan sa Japan ang nilagdaan ng Pilipinas sa layong mapalakas ang cybersecurity at mapaganda ang information and communications technology o ICT infrastructure ng bansa. Samantala, nasa 34 million na ang nairehistrong SIM sa nagpapatuloy na SIM registration program ng pamahalaan. Ito ang balita ni Bernadettino. Ang Memorandum of Cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan ay tumutukoy sa ilang mga lugar ng ating mutual interest sa ICT. Kabilang na dito yung pagsulong ng kooperasyon para sa pagpapabuti ng infrastruktura ng broadband sa Pilipinas. Sa pagbisita kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan, nilagdaan ng dalawang bansa ang Memorandum of Cooperation na layong mapalakas ang kapasidad ng Pilipinas sa larangan ng cybersecurity. Maging ang palitan ng impormasyon sa larangan ng teknolohiya, regulasyon at patakaran sa information communications technology. Ayon kay Department of Information and Communications Technology Undersecretary Ana Mayla Mentillo, isang halimbawa nito ang DTTV o Digital Terrestrial Television Broadcast na inaasang makakatulong sa mga Pilipino lalo na sa panahon ng sakuna. Malaki po ang may tutulong ng MOC na ito dahil ang Pilipinas ay matagal nang benepisyaryo ng Japan sa pamamagitan ng JICA. Dagdag pa nila Mentillo, nakinabang din ang bansa sa isinagawang ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Center o AJCCBC at ang High Altitude Platform Stations o HAPS Systems na maaaring makatulong upang mapabilis ang internet connectivity sa bansa. Samantala, umabot na sa 34 million subscribers ang nakapag-register na sa kanilang mga SIM cards ayon pa rin kay Lamentillo. Nasa 17,700,132 ang nakapag-register sa Smart, 14,172,503 sa Globe at 2,610,928 sa Dito. Kaya may kabuo ang 34,483,563 ang SIM na na-register sa bansa sa huling tala ng ahensya nitong February 19. Hinimok din na ahensya na magpa-register na ang publiko bago ang deadline sa Abril.
Patuloy din ang sinasagawang assisted registration sa mga liblib at malalayong lugar. Tuloy-tuloy po ang assisted registration natin sa iba't ibang lugar sa bansa dahil ang angali natin ay maabot ang mga kababayan natin, lalo na po yung mga nasa GIDA sites. Ngayon po siguro mga we're in about 1,000 different locations. Sa katunayan po, nakikipag-ugnayan na rin ang Philippine Statistics Authority sa NTC para maisagawa ang sabay na pag-capture ng biometrics para na rin po sa national ID. Bernadette Tino, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inamin na Manila International Airport Authority o MIAA na nagkaroon ng pagkukulang sa security protocols sa chartered flight noong February 13 na pinaghihinala ang kaso ng human smuggling. Bunso nito, ayon sa MIAA, magpapatupad na sila ng bagong security measures gaya ng paglalagay ng one-stop shop processing center para sa mga private passengers. Samantala, tila nagturuan naman ng ilang opisyal kung bakit hinayaan pa rin na makalipad ang eroplano kahit na hindi pa ito nasusuri ng PNP Aviation Security Group o AVSA Group. Ayon sa Air Traffic Control ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, wala silang natanggap na tawag mula sa PNP AVSA Group noong gabi ng insidente. Nagpakita ng galing ang mga local singer-songwriter sa unang pagbisita ng Wish 107.5 bus sa Masbate. Umabot sa 34 na local artist ang nabigyan ng chance na makasakay at makapag-perform sa Wish Bus. Ito ang balita ni Alan Manansala, live! Alan, kumusta ang naging pagtanggap ng mga Masbateño sa Wish Bus? Yun, magandang gabi. According na rin nga sa Masbate Provincial Tourism Office, dalawang taon silang nag-antay at nakipag-coordinate at naghanap ng pambansang bus ng Wish 107.5. Kaya ngayon talagang napakainit ng pagtanggap sa atin dito sa Masbate province. At along the way, yun talagang tinahak pa natin mula Davao hanggang dito sa isla ng Masbate para lang mas makita nila, masaksihan at mabigyan ng chance ang mga talented local artists ng Masbate. Hintay ng Masbateños ang iconic Wish Bus, but the long wait is over dahil narito na ang kauna-unang FM radio booth on wheels. Kaya naman, hindi na sila nag-aksaya ng panahon ang mga wisher at agad na sumugod dito sa Masbate Provincial Capital Ground. Matagal na naghihintay ang Masbateño para sa pagkakataong ito. Eh siyempre, kahit nga ako, sobrang tuwa ko kasi dream come true, ika nga. At dahil nga kilala Wish 107.5 sa pagtataguyod ng original Filipino music, hindi nagpahuli ang mga talented local artists upang magpakita ng kanilang galing sa pag-awit. Overwhelming siya since napapanood ko lang sa YouTube. Then maging part na nito is somewhat parang dream come true, some sort of dream come true. Then di ko pa fully mag-grasp. Siguro thankful talaga ako na naging part ako nito. Honestly, malaking impact na to, di lang sa artists, kundi sa Masbate na din, na ma-recognize na yung Masbate hindi lang Happy Pichugi na province, kundi may mga talented Masbateños na nandito. Ang magkakabarkada naman na ito, mas tumibay pa ang samahan ng makapag-perform sa bus. Hindi nila inaasang mapipili sila na makapag-perform sa Wish Bus. Parang nasa cloud 9 pa rin po kami. Talagang isa to sa mga pangarap ng mga musicians, hindi lang sa Masbate kundi sa buong Pilipinas. Makasampa pa lang, talagang wish granted na. Na mga local artists dito sa Masbate, 25 doon ang nabigyan ng chance na makapag live perform
sa Wish Bus sa ating ginawang roadshow. At ang Siam ay nabigyan naman ng chance para sa recording para sa Wish Exclusives naman. So titingnan natin kung ano yung magiging resulta ng ating pong mga heads para dito sa ating ginawa. And nagpapasalamat na din kami sa provincial capital ng Masbate Province dahil sa pagbibigay ng pagpapahintulot ng paggamit ng kanilang lugar dito sa Masbate. Yan muna ang latest live mula dito sa Masbate. June, balik sa'yo. Alan, isang mabilis na tanong. Hanggang kailan o ilang araw mamamalagi dyan ang pambansang bus ng Pilipinas? Yes, June, aasahan natin hanggang bukas na nandito pa rin ang bus at pag-uusapan pa rin ng mga ng management at the same time ng ating itinerary ng Wish Bus. June. Ibig sabihin, hanggang bukas na lang, dalawang araw kayo dyan, ibig sabihin. Yes, June. Sige. Tama, June. Maraming salamat, Alan Manansala. Nagkalaman po. Sa mga madalas pong tumawid sa kalsada, siguro po napapansin nyo na mayroong mga pindutan sa mga crosswalk o tawiran ng tao. Every time natatawid ka, pipindutin mo ang button na yan upang mag-signal na ikaw nga ay tatawid. After mo mapindot ang button, nakakaramdam ka ng kapanatagan ng loob at medyo nawawala yung pagkainip mo, di ba? Pero alam ba ninyo na hindi naman talaga gumagana ang marami sa mga button na yan, though meron din naman na ilang gumagana talaga. Pero bakit kaya marami sa mga crosswalk button ay hindi po gumagana? Kapag tatawid, mapapansin mo ang isang nagmamadali na tao ang panaypindot dyan sa crosswalk button sa pag-asang hihinto ang mga sasakyan. Ang tawag dyan ay mechanical placebo na kung saan pinapaniwala tayo na gagana po ang isang bagay. Ayon sa mga psychologists, maganda ang epekto ng placebo button, lalo na sa mga tawiran, dahil mas nagiging aware daw ang mga pedestrian sa kanilang paligid at naiibsan po ang pakiramdam ng pagkainip. At hindi lang sa mga crosswalk may placebo button. Alam niyo ba, kahit ang mga closed button sa elevator, karamihan po talaga hindi gumagana. Subalit, may kaparehong psychological effect sa atin. Sana po may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Na natin, Monica. Mm-hmm. Marami tayong babasahin ngayon. Ito yung mga comments ng ating mga usiserong Pinoy. Ngayon po yan sa pinatay ng mga rescuer. Mm-hmm. Yan sa Bicol, yung nagre-rescue naman para doon sa mga pasero ng Cessna. Correct. Si Estelita Ebol, sabi niya, condolence to the families of the member of AFP who died in ambush from the communist group while they are searching the Cessna plane. Mm-hmm. Yan. Condolences po. Mm-hmm. At sabi rin ni Landong Lord Yoma, tama ba yan? Oo. Mm-hmm. Sabi niya, parang issue pa rin, no? Yan ang katibayan na marami pang NPA sa Bicol. Taliwas sa report na mahina na. Huwag pong pakampante. Mag-ingat po ang lahat ng rescue team. Yan. Hindi naman dito sa 10,000 pisong bail bond para sa mga indigent sa mahihirap na PDLs, no? Sabi po ni Rolando Palencia, maganda yung hakbang na ginawa ng DOJ. Good job! Sana ano rin. Next naman is yung speedy. Mabilis. Pabilisin naman natin, no, ang ating justice system. May mga paraan naman daw eh. Hindi lang alam daw ng ibang mga abogado. Kasi hindi ba mabilis eh, di ba? Hindi ba sa pera na dadala yan? Hindi ba mabilis? May mga... Dito sa Pilipinas, depende sa lalim ng bulsa mo ang bilis ng hosisya. Ewan ko lang. Noong nakarang kasi meron silang binabasa mga provision eh. Yung sinusunod daw nila kaya napapabilis. Sana naman, no? Ito naman sa issue ng drugs bilang pabuya o reward scheme, no? Sabi ni Anthony Poblete, di na matapos droga na yan. Dapat kada huli niyan, itapo na agad sa Pozo Negro. Nangyayari dyan, sila-sila pa nagnenegosyo sa mga nahuhuling droga.
di man lahat. Yeah, siyempre na-appreciate po natin na ang mga effort ng ating mga kausirang Pinoy na lagi nagpo-post, bumabati, nagko-comments dito sa ating newscast. Sa lahat ng newscast po ng UNTV, lalo na pagka-live. Yan. Oo. At makakaasa po kayo siyempre na hatid namin sa inyo ang mga totoong balita, walang labis at wala pong kulang. Salamat po at magandang gabi sa ilan sa ating mga kausirang Pinoy na ngayon po ay ating isi-shoutout. Si Joel Dolfo, si Eleanor Go, si Jonathan Nool. Yan. Happy viewing po kay Tetris, kay Joey Rocamora at Broad 5 Vlog. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at hanggang bukas po muli sa ating mga kausiserong Pinoy. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 111 at 10 na nagsasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisunod sa kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po!